si Bernie sa isang tahimik na bayan. Sa panahon na nabuhay siya, ang sabi niya ay wala siyang nabalita ang nagkaroon ng malaking balita sa kanila lalo't tungkol sa krimen. Sa mga panahong napakarami ang kumakalat ng gumagamit ng ipinagbabawal na gamot sa mga kalapit na bayan sa kanilang lalawigan. Kinakabahan na rin ang mga matatanda sa kanilang lugar na maaaring makarating ang kanilang nasabing salot. Sa isang balita sa lokal na radyo, nagulat itong si Bernie na ang sabing isang factory o lutuan ng methamphetamine hydrochloride o shabu ang nabisto sa kanilang bayan at ang mga Chino na investor ang siyang utak ng nasabing pagawaan. Di raw nadakip ang mga dayuhang inchik pero nakuha na ang mga kagamitan sa paggawa ng droga. Balita ay naikalat na sa iba't ibang bayan malapit sa nasabing pagawaan ay halos paubos na at nire-recycle rin ang mga nadadakip na pulis o ahente ng PIDEA. May bagong lipat na mag-asawa sa kabilang bahay, kapitbahay nila Bernie. Di alam kung ano ang trabaho ng lalaki pero ang babae ay nag-oopisina. Sabi ay sa Makati at lumuluwas araw-araw. May kotse sila at mukhang may kaya sa buhay. Isang gabi, tila isang panagoy ang narinig sa katahimikan ng gabi. Nalaglag na isang bagay na malambot sa matigas na sahig. Isang ingay na parang may patuloy na umaaray at nasasaktan. Kinaumagaan ay nagkalat ang chismosa sa daan. Papasok sa trabaho si Bernie sa industrial park nang salubungin siya ni Aling Juana at nagtanong, "Naku, kagabi ang ingi-ingi sa bahay na yan. Di ako makatulog. Naku, naririnig mo ba yun?" Sabi nito, "Aling Juana, huwag kayong makialam sa buhay ng may buhay." Sagot ni Bernie na nayayamot. At bigla ay may narinig siyang sumisigaw. Si Christine pala. 12 anyos na dalagita ang naglalako ng pandesal na inahango kay Ka Bruno sa kanto. "Pandesal! Kuya, bili ka ng pandesal?" Tanong nito kay Bernie habang kaharap si Aling Juana na chismosa. Bumili si Bernie at agad nang dumiretso sa pagsakay ng jeep. Makaraang magpaalam kina Aling Juana at mga kasama nito. Di kalayuan, kina Ka Bruno, ang bahay nila Christine. Maliit at nagsisiksikan silang limang magkakapatid. Ang ina na si Aling Muding ay naglalabat, malimit wala sa kanilang munting tahanan. Si Mang Jan, ang ama nito, ay lagi lamang nasa labasan. Minsan naka-standby at di alam ni Bernie kung ano ang pinagkakabalaan matapos na magsara ang pabrika kina Kabedong. Nalugi kasi dahil sa maliit na pagwewelga ng grupo nina Mrs. Michelle ng KMU. Sinulsulan daw ang union kaya nagsara ang pabrika 2 taon nang nakakaraan. Malimit gabihin si Bernie nang uwi dahil panay ang pa-overnight ni Kai King. Ang amo nila dahil nag-i-export na sila ng kanilang ginagawang mga produkto sa pinapasukang pabrika. Sa tuwing uuwi siya ng hating gabi ay napapadaan siya sa apartment kung saan naroon ang bagong lipat na mag-asawa. Maluwag pa ang daan patungo sa kanila. Di gaano karami ang kabayan at may mga under construction pang subdivision na ngayon ay kung titignan ay nasa gitna na ng ekta-ektaryang bukirin. Ang kalsada kahit na sementado na ngayon ay natatamnan pa ng kilid ng iba't ibang uri ng matitigis na pulong kahoy. May bunga o wala. Bunga ito ng naunang pagsunod ng kanilang barangay sa National Greening Program. Kay gandang pagmastan sa umaga ang kalsada lalo at iilan na lamang ang mga sasakyan na nadaan doon. Pero paggabi ay nakakatakot na dahil panay di na gumagana ang mga ilaw sa poste. Habang binabagtas ni Bernie ang daan ay di niya maiwasang mag-isip ng kung ano-ano sa blangkong isipan ay naglalaro ang mga demonyo. Sabi ng isang pilosopo sa kasaysayan, ito ang iniisip ni Bernie. Tila raw pinagsasakluban siya ng mga sanga at dahon ng mga mangga, talisay at maging mga akasya at balete na naglalaylayan. Tila may makakasalubong siyang tao, nakabisikleta. Sa ganong oras na alauna ng madaling araw ay bilang na ang nasa kalye. Mabibilang na lamang sa 5 daliri. Sino kaya ang taong nakabike? Sa isip ni Bernie noon na tila si Mang Mike. Sabi niya sa sarili. Kaso naisip niyang muli na papaano mapupunta si Mang Mike doon at
magbibisikleta kung ito ay nasa Maynila at bihira lang umuwi. Tilagpasan siya ng lalaki. Kinawayan at di niya nakilala kung sino ito. Kumaway naman siya at sa kanyang pagharap sa tapat mismo ng apartment ay muli niyang narinig ang mga panagoy na tila parang may ginugulpi. Binilisan na lamang niya ang lakad hanggang tila may nararamdaman siyang sumusunod. Diniretso niya ang mabilis na lakad. Ang malalaking hakbang hanggang makaliko na siya patungo sa panukulan ng kanilang kalye. Halos ilang hakbang na lamang sa kanilang bahay nang may tumapik sa kanyang balikat mula sa likod na naging dahilan ng kanyang hilakbot. Ay naku! Ikaw lang pala! Tinakot mo naman ako! Tila naunat ang kulot na buhok ni Bernie nang harapin si Kachona, ang kaisa-isang nagrorondang barangay tanod nila. Malapit kasi ang bahay nila sa outpost. Pasensya ka na. Hingi sana kami ng pangkape. Di kasi nagbigay kanina si Kaadya. Isinama sila ni Mayor sa seminar sa Baguio. Lahat ng kapitan kaya ibalik ko na lamang sa'yo bukas. Uy ka nito. Umaga. Nalimpungatan si Bernie dahil ang ingay sa labasan. Naulinangan niya na tila may pinagkakaguluan na naman ang kanyang mga kababayan. Nay, ano yan? Ingay naman! Tanong niya kay Aling Violeta, kanyang ina. Naku, Bernardo. Kaya ikaw, mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Naku, marami na namang masasamang loob na napunta ngayon dito sa atin. Sagot ni Bernie. Bakit na naman? Ikagabi lang bantay sarado ang tanod ng barangay. Si Nakacho na nagro-ronda. Iyang may kayang mag-asawang umuupa sa apartment nila Mang Jasper. Iniimbestigan ng mga pulis dahil may siyaburaw. Wika ng ina ni Bernie. Ano? Naku! Kayo mga barkada mong chismosa, tigilan nyo yung ganyan na ya. In love raw sa droga mag-asawang Avi at Noel. Pero nalaman ni Bernie na di naman tungkol sa droga halos ang takbo ng imbestigasyon. Tungkol sa kanila kundi dahil may nawawalang bata. Uy, Camille! Galing naman ah! May bulaklak ka na sa balikat. Ako, ganito lang. Sabi ni Bernie sa kaklase niyang pulis habang nakikibalita kung ano talaga ang nangyari. Sabi nito may nawawalang bata at yung bata ay huling nakita na kasama ni Avi at Noel. Sinong bata? Tanong ni Bernie kay Camille. Si Christine, yung nagtitinda ng pandesal sa umaga, wika nito. Yung bata? Nakausap lamang ni Bernie nung isang araw si Christine. Binilhan pa niya nga ito ng pandesal bago siya pumasok sa trabaho. Maraming kinausap ang mga investigador at kabilang sa mga ito ay ang dalawang mag-asawang baguhan sa lugar na pinagpestahan na ng mga chismosa at nakatira sa apartment na nakakatakot. Malawag ang magkabilang daan papunta sa kanilang barangay at kapwa sa magkabila ay palayan, malawak na bukirin. Sa di kalayuan malapit sa balon na di gaanong iniigiban sa tabi ng ilog ay kinakatakutan ng mga bata. Walang dumarayong bata doon para maglaro lalo't di na nagagamit ang nasabing balon. Si Aling Muding, ang ina ni Christine ay lubhang nag-aalala sa pagkawala ng kanyang anak. Nakausap din ni Camille itong si Aling Munding at kasama nila ito sa paghahanap sa anak. Ang kasamotorsiklo si Mang John. Di nila makita ang bata pero sa tuwi na ay napapaniginipan niya ang anak. Ayon sa kwento niya kay Bernie, pamangkin niya. Magkapatid si Aling Violeta at Aling Muding. Matagal na natulog ang pagkawala ni Christine. Halos ilang buwan din. Pero laging napapaniginipan ni Aling Muding ang kanyang bunso. Iisa lang ang lagi niyang nakikita sa panaginip tungkol sa anak. Kinakausap siya nito na ang sabi ay, Nanay, makikita mo ako katabi ng manika ko. Sinabi sa panaginip ni Aling Muding. Ilang mga bata ang nagtakbuhan sa bukid at tila may umaalingaungaw na tinig buwat sa parang sinasabing, Inay! Inay! Sa di kalayuan, napatakbo malapit sa balon si Carl. Isang batang kapitbahay nila Bernie. Nakita niya ang isang manika na tila kalahating nakabaon sa lupa malapit sa balon. Kinuha niya ito at namukuan niya. Kay Christine kaya? Binigay niya ito kay Bernie. Linggo noon, walang pasok si Bernie. At siya ang nakatanggap ng manika na
binigay ng tiyahin niya. Ikwento nito sa pamangkin ang tila patuloy na paghingi ng tulong ng anak na pinsan din niya. Pinuntahan nila ang balon kasama ang ilang pulis gaya ni Camille at isa pang taga-NBI medical legal na si Attorney Trinidad, isang doktor na NBI agent. Isinama nila ang scene of the crime operative at nahukay nila ang bangkay ng bata. Di pa gaanong naagnas. Moderate stage of decomposition lang kaya maari pang isalin sa autopsia na pag-alamang di lang pinatay ang bata. Ayon sa investigasyon ay lubang nahirapan nito at kinahasa muna. Di naman gaanong kagandaan itong batang si Christine pero malaking bulas ito at sa edad na 12 ay itsurang 15 o 16 na at di maiiwasang mapagnasaan ng ilang mga masamang balak. Si Mang John, kapansin-pansin, tila walang pakialam kahit sumama siya sa mga paghahanap noon gamit ang kanyang motorsiklo. Hindi niya sinasabi itong hagayan pero napabalita rin na nadampot na ito sa paggamit ng shabu. Umabot pa sa punto na ilang araw itong nakulong sa salang possession of illegal drugs. Tinanong ng polis lalo na si Camille kung pwede siyang makuna ng DNA sample ngunit nagalit ito at nagwala kaya napilitan ng mga polis na ikulong ito. Nakatulog si Aling Muding at muli siyang nanaginip na tinatawag siya ng anak. Sinasabing, "Nasaan ka, inay? Si Itay!" Tila hinahanap ay siya at tila ay si Itay niya ang humahabol sa kanya. Takot ang namayani kay Aling Muding. Dahil kapag pala tinatanong niya ang kanyang asawa tungkol sa pagdodroga nito, ay binubugbog siya ng huli. Sa pilitang kinuna ng sample ng DNA si Mang John. Dahil akusado na ito at batay sa resulta ay kanyang similya ang nakunan sa puwerta ng batang kanyang kinahasa. Sa huli ay nagsalita ang isa pang anak ni Mang John, si Lenin, na 15 anyos at nagtapat ito kay Camille na naging dahilan upang tuluyang maresolba ang kaso ng dalagita. Sina Avi naman at Noel ay napatunayang walang sala. Ngunit umalis din sila sa lugar na kanilang inuupahan dahil ang bahay pala nila na yun ay nakamatayan ng isang matanda na namatay sa may harapang tarangkahan. Iba't ibang ingay daw ang naririnig at nadarama nila doon, kabilang na parang nauntog, umaaray at nagliliparang kagamitan. Natapos man ang kaso ng dalagita sa balon na hindi na nagagamit ngayon, tila bumubukal ng tubig at umaapaw. Pero tuwing gabi o pagsapit ng anibersaryo ng kamatayan ng Christine at kanyang pagkabaon sa tabi ng balon, may nararamdaman ang sino mang dadaan doon. Lahat ng taong dumaraan doon ay nagtataasan ng balahibo na pinaghalong takot at kaba. Kung taga roon ka, ano, sasalo ka ba ng tubig sa balon? Bata sa Balon sa panulat ni Michael Balaguer.